hinahandog ng Colegio de San Juan de Letran at ng Institute of Communication sa ilalim ng patnubay ni na Instructor Robert Leroy Lim at Instructor Ruby Ann Belmonte, ang isang dokumentaryong pinamagatang Retired, Retried. Ako si Adoracion Camino, 60. Ako si Evangelina Tiglao, 60. 60. 6-0. 60. Edad na kinakatakutan ng marami. Edad kung saan mapapatanong ka kung tuloy pa ba ang buhay at kung may silbi ka pa ba. Ngunit talaga nga bang mainam ang magretiro sa edad na ito? Talaga nga bang wala nang magagawa kung ikaw ay umapak na sa edad na 60? Ang 60 ay ang edad kung saan pinagre-retire na ang isang tao sa paggawa ng kanyang trabaho. Ito ang normal na kalakaran sa mga pribadong kumpanya upang pagpahingahin na ang isang empleyado at ma-enjoy na lamang ang kanyang buhay. Ngunit, ano nga ba talaga ang retirement? Ang retirement ay yugto sa buhay ng manggagawa kung saan ihihinto na niya ang kanyang serbisyo sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Maraming dahilan ng isang tao kung bakit siya nagre-retiro. Maaaring dahil sa edad, sa kalusugan, sa personal pang mga rason o polisiya na ito ng kumpanyang kanyang pinagsisilbihan. Dahil dito, hindi talaga may iwasan na magkaroon ng diskriminasyon tungkol sa edad. Nagkakaroon ng malaking misconception na ang mga manggagawang umapak na sa edad na 60 ay malabo na maapagtrabaho ng maayos. Hiya, takot at kaba. Yan ang nararamdaman ng mga manggagawang papalapit na sa edad na 60. Katulad na lamang ni Sir Neo Paul Salvador, 58, isang general manager sa isang kumpanya. I graduated from a maritime school. And after graduation, there is no other recourse but to practice my profession and get my highest license. I only joined one company from the time I started as a cadet until I obtained and practice my master's license. During the journey, it's not easy, of course. It's quite hard, but that's part of seaman's life. Sa loob ng maraming taon, sa kumpanyang ito na, ibinuo si Sir Neo ang kanyang buong buhay. Ito na ang kanyang naging pangalawang tahanan. Kaya't ganoon na lamang ang lungkot na nararamdaman niya tuwing naiisip na papalapit na siya sa kanyang pagre-retiro. Because I have been employed from the time I graduated from college. There is no single day that I was not unemployed. No single day from the time I graduated from college. So, thinking of being retired at the age of 60 is quite a bit scary, because there is a feeling of insecurity. Insecurity in the sense that you are used to receiving a salary every end of the month. Now, if you retire, then there is the feeling that you will not be receiving the usual salary or the salary that you have been receiving every month all your life. So, that is the feeling, insecurity. Sa kabila ng takot, insekuridad, at pangamba, nananatiling positibo si Sir Neo sa pagtanggap ng mga bagay-bagay. Isang pagpapatunay na subok na ng panahon ang kakayahan ng isang manggagawa at hindi ito nababase sa edad. So, I think I will still work, although mga part-time lang siguro. I think teaching, academic. Maybe I start teaching in the academy. Maybe also in shipping industry. Maybe in the training center or maybe in some ship management company as part-time. At madalas, ang salitang pagre-retiro ay kinatatakutan na mangyari ng karamihan. Ngunit sa sitwasyon ni Mrs. Lina Lorica, ang sitwasyong ito ay dumating na. Ako ay si Lina Lorica.
Ako ay 62 years old na at retired OFW. Tiniis ang lungkot ng pag-iisa at pagkakalayo sa pamilya. Nabuhay si Mrs. Lina nang malayo sa kanyang mga minamahal upang mas mapagbuti ang kalagayan na pamumuhay ng kanyang mga naiwang kaanak dito sa Pilipinas. Ngayon, yung mga pagkakataon lang na na-miss ko sa time na yon, pagiging OFW, ay yung hindi ko naalagaan ang sarili kong anak. Bali, mas nag-spend ako ng time doon sa pagiging OFW ko kaysa dito sa sarili kong pamilya at saka sa anak ko. Iniwan ko ang anak ko ng 9 years old lang. Ngayon ay 40 years old na siya. Pero naman, aawa ng Diyos, mabuti naman siyang lumaki. Mabuti ang pagpapalaki sa kanya ng ama niya. Nag-retire po ako dahil 62 years old na ako. At saka sa bait ng mga amo ko, sabi nga nila, it's now time for you to enjoy mo naman ang sarili mo dahil 26 years ako sa kanila. Kumbaga ko na lahat ang serbisyo ko. Kaya sabi naman nila, take care of yourself, you take care of our family, now it's time for us to take care of you. Nang dahil sa edad, nawala na lang ng parang isang bula ang mga bagay na kinasanayan ni Mrs. Lina. Isang masakit na proseso, ngunit kailangang tanggapin. Ay naku, sa palagay sa akin, sasabi ng amo ko na enjoy your retirement, parang mas enjoy ako nung nagtatrabaho ako kasi nasanay ako na nagtatrabaho talaga ako. Dahil 13 years old pa lang ako, sanay na talaga ako sa trabaho. Kaya ngayon, nahinto ako dito sa bahay, ay nanibago talaga ako. Parang inip na ako, parang napatagal na ng panahon. Tunay nga na hindi matutumbasan ang pagmamahal ni Mrs. Lina para sa kanyang pamilya. Kaya niyang gawin lahat, kahit ang kapalit pa nito, ay mapalayo siya sa mga ito. Ngunit ngayon, mababawi na niya ang mga panahon at oras na nawala sa kanyang pamilya dahil sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Sa panahon ngayon, kung saan moderno na ang mundo at normal na ang pagbabago, mayroon na ding mga kumpanya na bukas sa pagtanggap ng mga empleyadong nasa retirement age na. Mga kumpanyang may magagandang layunin para mabigyan ng oportunidad ang mga manggagawa na may pakita ang kanika nilang galing sa abila ng edad. I've been working since I was 15. I started with the finance department here. So I carried on and up to now I'm still working. The reason is it's not passion, you know. Passion in the sense it becomes part of your being. Because you cannot. Every time I see people, they say, "Don't stop working," because if you stop working, you get forgetful, you lose your interest in many things. Sa abila ng hindi matatawarang kontribusyon para sa kumpanya, pinili pa din ni Mr. Manese na ipagpatuloy ang pagsisilbi sa kumpanyang kanyang pinapasukan. Naging parte na ito ng kanyang sistema at araw-araw na pamumuhay. I'm treated like I'm part of the company. Work does not kill anybody. Hindi lang sila Sir Neo Paul Salvador, Lina Lorica, at Eduardo Manese ang nakakaranas nito. Marami at hindi mabilang ang araw-araw na naikipaglaban sa takot, insekuridad, at lungkot na hatid ng pagre-retiro. Minsan na nilang naipakita ang kanilang kakayahan at kapasidad. Kahit oras o paglipas ng panahon ay hindi hadlang upang maipamalas ang kanilang tunay na galing. Ang edad ay naaayon lamang sa panahon. Ito ay numero lamang kung kaya't hindi ito dapat maging batayan kung kaya ng isang manggagawa ang kanyang trabaho. Maaaring tumatanda ang kanilang katawan at itsura, ngunit hindi ang kanilang pagpupursige at pagtsatsaga. Ako si Adoracion Camino, 60, isang teacher at kaya ko pa. Ako si Josie Martinez, 60 years old, isang infrastructure head ng magsaysay at kaya ko pa.